Mahalaga, sabi ng Panginoon, Mateo 7:21, hindi lahat na tumatawag sa akin makapasok sa larian ng Diyos kung hindi ang gumagawa ng aking kalooban. Amen. Mga kapatid, mahalaga pala na ingatan natin ang ating salita ng Diyos sa atin. Maging sa ating buhay, yung pagkakilala sa atin, dapat natin ingatan kung hindi ingatan. Ano ba ang pagkakilala sa atin? Di ba, kilala ka na mong lakit? Kilala ka na mong dadasan? Kilala ka na na Chris again? Kilala tayo, pero hindi natin itong pinapakiya. Hindi tayo nagagalak. Amen? Maraming tao ganito. Amen? Pariya sa ating pananampalataya, iisa lamang ang Diyos. Pero mga kapatid, iba ang Diyos na ating pinaglilingkuran ngayong gabi. Amen. Kung ang ating pinaglilingkuran ng Diyos ay marunong magpaalala sa ating mga ginagawang pagkakamali. Tinapalalahanin, anak, hindi bagay. Anak, mali ang iyong ginagawa. Anak, hindi dapat ganun. Hindi kailan. Hindi ganito. Mga kapatid, ingatan natin ang natanggap natin na salita ng Diyos mula sa atin. Paano, ano ang paraan na dapat natin para maingatan ang lahat doon sa Panginoon. Huwag tayong tumigil sa pananalangin, sa pagtawag ng Diyos sa ating Panginoon. Pansinin mo mga kapatid, kapag tumawag ka, tumigil ka sa pagtawag sa Diyos, kumusta ang iyong spiritual? Di ba mahina? Minsan, ang prayer mo parang walang power. Kaya may sinasabi, no prayer, no power. Amen? Don't stop and worship. Minsan, hindi tayo tumitigil sa pagpupuri, sa pagsarba sa Diyos. Ako mga kapatid, kahit ako pa nagtatricycle, habang ko nagtatricycle, kahit mayroon yan ang sa likod, kanta ko, kahit hindi nila maintindihan, kahit walang palag yan, bahala kayo. Basta ako, bahala kayo dyan, kanta ko dyan ang na sinasabi ko, yung goodness. Okay. Nakakata ko, huwag tumata ko. Ngayon ang salikod ko, wala. Sige naman silang gagagan sa akin eh. Pagtanong, ano po kayo? Kaya pa naman, tumakata ko. Salamat. 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 Sabi ko, hindi, ingat po kayo. Yes po. Ganun po ako. At pangalawa, don't stop for breathing fire. Kahit ay mga Kristiyano, dapat minsan hindi natin dapat pigilan pala ang pagbabasa. O tayo tumigil sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sapagkat yan ang sandata mo. Maraming tao marunong sa, maraming tayo mga Kristiyano na marunong sa Biblia. Okay? Marunong, saan kapatid, sinabi sa Biblia. Sabi sa Biblia na huwag kayong magpayo. Umasa kayo, iligtas na ng Diyos. At ang dalawin ko. Huwag na kayong umayo. Pero sinabi ko, para niya, ito kong ginawa, ito kong ang nais ng Diyos. Pinaalam, salamat sa ating Panginoon. Amen. Dahil sa ating pagbabasa sa Biblia, dati nang wala, nang dati umakyat ka, first time mo sa church, wala kang memory verse kahit isa. Pero dahil sa iyong pananatili sa church, ilan ang memory verse mo ngayon? Amen? Mga kapatid, buhay na natin ang pagdating sa atin. Pangatlo, pangatlo, kapag tayo nakinig sa paalala ng Panginoon, even nakita natin sa verse 23, ang Panginoon ay bumitin po sa ating alat at sa mga alagad ay pinagpapala na sila. Marahil ngayong gabi,
kausap ka ng Diyos. May mga bagay siguro na pinapaalala sa iyo ng ating nagpapapaalala pa ba ka ng Diyos sa iyo? Ikaw pa ba ka ay isang alagad? Ikaw pa ba ka ay isang mananampalataya ng ating Panginoon? Ano pa ngayon mga nakikita ng Diyos, sabi ng Panginoon, isa, dalawa, tatlo, nagtitibol sa aking pangalan, naroon ako sa kanilang kalatignan. Pati tayo ngayong gabi, hindi tayo tatlo, hindi tayo dalawa, kundi higit tayo na marami. Marami ang Diyos. Nakikita tayo. Ikaw at ako, ay anak at tayo. Ikaw at ako, anak ka ng Diyos. Isa ang balayunin kung bakit sa dami-dami ng tao, isa ka na pinili ng Diyos para makikita sa lupa ng tao. Ang iba, maraming pinag-aabalaan. Ang iba ay nagulat sa mga bagay na makasalibutan. Ang iba ay nanagaya. Pero ikaw, nagigulat. Ibig sabihin, may purpose, may dahilan kung bakit ang Diyos ay nagpapaalala sa ating mga buhay. Salamat ang Diyos na nagpapaalala, pero mga kapatid, alalahanan natin na may pastor na din tayo nagpapaalala, gumagabay sa ating mga buhay. Amen? Ang aking pastor ay isa po din yung tinuturing na aking magulang. Sapagkat hindi naman tayo ililigaw ng ating pastor. Amen? At isa sa natandaan sa aming meeting bilang karanasan, bilang naging pastor, pinalalahanan kami ng ang iyong pastor. Huwag na huwag mong kalawin sa pagkat pinakalaban niyo ay ang Diyos. Hindi ang pastor mo, hindi na ang iyong pastor sa pangalit. Alam niyo mga kapatid, si David, siya ay hari pero mayroong sa likod ni David. Katukayo ko si Jonathan. Siya ay taga sa dala ng sandaka. Si David habang nakapaglaban doon sa iyo, ang nakikita ni Jonathan, Papa, si Arang Tabi, araming hari, ay marami kalaban. Iniiwan ni Jonathan yung kanyang kalaban, hindi. Yung kanyang hari, tutulungan niya. Ayaw na mamatay ang kanyang hari. Ang mong dear, hindi niya pinapabayaan ang kanyang pastor, si Habib Sabi. Mga kapatid, pero mga kapatid, naniniwala ako, kapag naman tayo ay ang lingkod ng Diyos, ay sinasamahan natin. Hindi namin pinapabayaan. At naniniwala na ako na bawat isa sa atin ay takulat ko. At ang kapag na gawa natin ito, may pinipreper ang Diyos na destiny. Blessing. Okay? Mga alagad na pinagpapala, ikaw, maaari pagpapalaan ka ng Diyos. Maaari pagpapalaan ka ng ating Panginoon. Pinapaalalahanan ka ng Diyos para handa ka sa pagpapalaan. Mga kapatid, sinabi ko sa John, chapter 14, verse 1 and verse 2, hanggang 3, sinabi doon sa ating pagbabasa, sabi, inahanda ang pupunta ako sa kalangitan upang ipaghanda ko kayo ng silid na pinalalagyan. Kapag nahanda ko na, babalik ako upang isama ko kayo. Mga kapatid, sinong tinutukoy dito? Di ba ikaw? Tayo? Inahanda ng Diyos, piniprepare niya ang pagpapala. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi ito pera. Kung hindi ito ay isang destiny na maganda. Kasi pagkat ang Panginoon ay hindi mo iniisip na oo, pera. Sabi sa sarili mo ba? Pagpapaka hindi binang pera eh. Pero Panginoon ka lang hindi pera ang maganda. Tirahan, buhay na makasama natin siya,
kapag nakasama natin siya, walang hanggan na yun. Masaya yun. Wala nang hirap, hindi ka na mahahayag. Okay. Hindi ka na iiyak. Hindi ka na uutang sa buhay. At hindi ka na rin maghahanap ng trabaho. Okay. Hindi ka na magtitiis sa mga pasaway mong anak. Amen. Sapagkat sabi ng Diyos, papahirin ang inyong mga Amen. Kapag pinahit ninyo ng Diyos, naniniwala ba kayo na maralaman? Anong matatanggap? Yun ang pagpapala ng Diyos. Meron ng Diyos. Anong paalala ng Diyos sa buhay niya? Anong paalala ng Diyos? Mayroon ba ba pagkukulang ngayon sa Diyos? Dapat mo ayusin habang mayroon ba pagkakataon. Amen. Ang mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Kaya ginagawa niya ng kalalahanan tayo sapagkat nais niya na makasama niya tayo sa buhay. Palakpakan natin. Hindi ko alam kung ano ang kalagayan ng iyong buhay. Hindi ko alam kung saan bahagi ka pinapaalalahanan ng Diyos. Pero isang bagay ang nais ng Diyos sa iyong buhay, kapatid. Nais ng Diyos, isuko mo muli ang iyong buhay sa atin. Hayaan mo ang Diyos na maghari sa iyong buhay. Huwag kang mag-alindan. Paano ka nakakilala sa Panginoon ng muna ka? Ibalik mo ang iyong dati patuloy sa Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Isurrender mo ang iyong buhay sa ating Panginoon. Ingatan kapag isinuko mo ang buhay mo sa ating Panginoon, ingatan mo ito sa iyong buhay. Ingatan mo, huwag mong pabayaan na makulog ka. Huwag mo itong ka at ibaliwala sa iyong buhay. Kapag ito'y nagawang, ang Diyos ay nagahanda. Nag-prepare ng iyong destiny. Alin ang nais mong destiny sa iyong matalis sa talibutan mo? Alin ang pipiliin mo, kapatid? Ang destiny ba ng kapahamakan? Ang destiny ba ng buhay na walang hanggan? Mamimili ka, kapatid. Pero ngayong gabi, pinapaalalahanan ka ng Diyos. Sumunod ka sa Panginoon. Patuloy mo. Mahal ka ng Diyos, sa iyo, kapatid. Hindi ko alam kung anong bahagi ka na kinakausap ng mayroon ako mga pagkukulang. Mayroon akong salita na hindi ko na nasabi. Pero ang Diyos ay namumusan sa iyo. Ngayong gabi, binubuksan kong altar sa bawat isa na nais na umapit sa ating Panginoon. Mahal ka ng Panginoon na bukas ang altar na ito. Isuko mo ang buhay mo. Mayroon ka bang bahagi sa iyong buhay na nais mong baguhin? Mayroon ka bang pag-alindahan? Mayroon ka bang nagawang pagkakamali? Mayroon ka bang nag-iginap ka ba? Isa sa ating buhay at ikilala ka ng Diyos. Buksan mo ang iyong puso. Buksan mo ang iyong puso, ang iyong buhay. Hayaan mo kumilos ang Diyos sa iyong buhay. Hayaan mo siya mamus. Hayaan mo siya pagpagsupin mo siya. Pagalian mo siya sa iyong buhay. Ang iyong puso. Hallelujah. Praise your name, O Lord God. Hallelujah. Kausapin mo si Panginoon. Puspusin mo sila, O Diyos, ng iyong banal Espiritu ng Diyos. O God, tapos po ako sa paunawaan, Panginoon. Hindi ko alam, Panginoon, ang kanilang mga ginarisipan. Hindi ko alam ang kanilang puso, Panginoon. Hindi ko alam ang kanilang pagkukulang,
Pastor, pagalay mo, O God. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo sila, O Diyos. Pagpalain mo sila. Pagpalain mo sila, O Diyos. Pagpalain mo. Yes, O God, hallelujah. Praise, O God, hallelujah. Pagpalain mo, O Diyos. Amen. 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 Am
Pada sa mga pangyarihan sila, sa Panginoon, ay kung gabi ang inyong nalibigo po nagawa ang Panginoon, ikaw po na magtulog sa kanila. Tulungan mo sila kung paano mo sila ilinatan, patuloy na ikaw at nagtulog sila sa pagkawas sa Diyos. Ang kanilang hanap po ay ipapalagay. Ang kanilang mga mahal sa buhay ng Diyos, Lord, ay ang kanilang mga ganang kapatuloy na ang lahat na itong bagay ito, maraming niya rin, maraas na pag-uwi at pasalaman. Sa pangalan ng Diyos. Amen. Amen.